Ing amalan Kwaresma dibaca ing amalan Kwaresma. Mulai dasarnya apa tak golongan do pamak saja para king pasco kartabulai. Ini Kwaresma pada namanya kita tahu kita 40 years apa maklumnya dari Israelita inilah papunta ng labuan apakabul. So, ini panahuling Kwaresma, meron yung journey to a new life. Apanilayang tabo at pag-asosyan tabo King Malialdo. At din yung 40 days ay, yamin ko ng panahon, panahuling yung pamagsadya, karing kapit human, karing adult, ang nasa pamilya ng kasampantayan ng Katoliko. It is a 40-day seminar in preparation for the baptism ang maghanap kay Easter Sunday. So, at walang bagay ng payaw na niratama ng Kwaresma, we journey as a community. Kailangan tayo ng komunidad bangaligtas tayo ng sarili namin. Alam mo Biblia para ng sarili namin. Alam mo mamati para ng sarili namin. Merong taong katawa ng Kristo at nanuman yung gagawang tao mayaluman o marot at din yung epekto king pamilya namin. Sin as a social dimension. Na kung dami kasala ka, apektado yung sarili mo, may nadami yan naman yung pamilya mo, may nadami yung community. That is why we have to come back to the Lord as a community. Come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart. There is two men, those great and tall, so must we to others all. Dahil yung Kwaresma, kayo sana yung inaapong Ginoo, ingerat ang komunidad, bang magbalik yung taong kaya as a community, bang nabang ng tao, itangkaling na sa nasimod na para kaya ka tao, kapamilatan ng kayang pamilasa at kamatayan ng Diyos. We belong to the same body of Christ, at yung katawa ng Kristo, ang masusugat, kapamilatan na rin kasalanan. Kailangan tayong uluwan, kapamilatan ng panalangin, pamagpenitensya, pamagbalik do, kinakong ino. So, ining pares, mapagalaman niya naman kaya katawo, ing pamagsadya rin katigyumen, ing datang ng binyag. Itamo may binyag tao, inyang limot tao. Kanita ng mga binyag, pamilyar, adult na. Uli, it is a new religion, Christianity. Ngayon, bayong membro, most of them are adult. So, they have to undergo 40-day seminar. Bayo ng binyag, in pagkabuhay. Because baptism, we receive a new life in Christ. Bien Diyos, karimbiran namang magagawa. Bien, amedre, uli ng kasalanan ng ibang kuyanan. Bien, amagbalik at magos pasibayo pa rin kanagwatang kapamilan na ng Ibinya. So, ni Kwaresma, pag-alakar niya kaya tamo ng Ibinya. Nung lupa rin kapamilan na ng Ibinya, may gimana kaya tamo ng Diyos. Bandi kaya tamo ng Diyos. May nakatamo bandi ng demonyo. Yang buat ang nakasala tamo, pabandi tamo ang satanas. Yan dapat ito. We belong to God. Anak na katamo ng Diyos. Bandi na katamo ng Diyos. E tamo dapat pabandi ng kasalanan. Yang malong kung ipunta ng impyerno. Because we are meant to be with God forever in heaven. Yabin, uling alikwata ng katawan ng kasalanan, ng
pamimbiyembiyem tamo ang doon ng pamimbiyembiyem, kailangan magbalik tamo kay Diyos. Because of our personal sins, pahindulutan tayo na ako gino. Nang may binyag tamo ay may kibad, tempengarin tamo ang pagkailawan. But this time, we have to say yes to God by knowing His will, by obeying His commandment. But unless we say no to God because of our sins, nabing ining panahon ng Kwaresma, pero yung mamagbalik doon king akong Gino. Say yes to God, laban king kasalanan. And sa community, abiyang-abiyang tao para labanan king kasalanan. Today, sinisimulan natin ang isang digma. We wage war against sin as a community. With the cross of Christ on our forehead, agyutamo pambeno Kristo. Agyutamo subilang ang kasalanan ng sawsaw tamo. O yan ang iratamong persa as a community, labanan namin kasalanan. Nung mga lalong po at ang may infection ay katawan mo, all forces of your immunity system, manigobrada, bang labanan na yung infection. O at ang lalagdag ka, muli na sa niya, lalaban niya yung katawan mo. O at ang halalang laban yung katawan mo, may tena ka, mga rindaya. Habang makali yung katawan mo, lalagdag ka, muli na sa niya, lalaban niya yung katawan mo, yung sakit. Sana kanyan mo naman. E tayo pa mo rin mamamatay ko ulit tao. Kapamilan natin laban tao ng kasalanan, kambela ng Kristo. Sana pakayakan tao ng sugat ng kasalanan at dewaman karimbera tao ng pamibiyagin. But dear brothers and sisters of Christ, at unang bagay rin dapat tao ng labanan ngayong panahon ng Kwaresma. Number one, laban kay pamaging mga sarili. Naano ang panlaban tao kay pamaging mga sarili? Yamin niya ang almsgiving, pamamiyos, pamagsiri. Labanan tao ang ugaling maimot ang buong mga sarili. Labanan tao ang selfishness, individualism. Kailangan atin tao awareness and consciousness about the needs of other people. Aliwag mo yung sarili tao, yung isipan tao, isipan mo yung kapakanan na rin pengari mo, deng anak mo, deng kapatid mo, deng katubalin mo, deng kasipin mong balik, deng komunidad. Magmalasakit tao, yung makakailangan dalang aliwang tao. Paano yun? Meron ka rin masakit na yamado ang pinitid ang sabihan niya ka. Aliwa mo itang PI mo o talentata ka o lintsukas at niya na aliwa pang panagkas. Meron ka rin masakit ang pinitid ang sabihan niya ka ng meron ka tao. Maimut ka, bastos ka, alakang pakialam kayo ka lumawang tao. Ito yung aling masakit na yamano, at pwede nang sabihan kaya aling ngayon mga tao. Bastos ka, mayroon ka, tampalin kita, labagin na kayong mga tao tao. Kung ito na ang mga tao tao, at yung kailang ika, idakene yung sarili mo. Ibyene yung panahon mo, your time, talent, and treasure for other people. Yan labanan ng kasakiman. Ika nga lang, patsyete ka nga doon kindi, ibiyemit ang metong kakwani mo. Ikang kapatan, nung magkaran na rin wali mo, magkobrana ka, dinan mo ang bakal. Ikang magkobrana ng pamilya, misang pabulan, ikay sali ni mabiyas na ng pamilya. Mabiyas na ako sana mag-share, madibat ka rin ang puso tayo. Umabdiin komunidad o ng ating sharing. Matiin pamilya o tami mga pagpastos tao at kaimun kimpeto at meto.
na meron ko dapat tao na labanan. Iatas sa ito. Kaya kapag matasagot ka rin kay Mari mo, kailangan dugo ka rin na, sisiklon ka, igalangan na. Imago ang buhay tatanggo, manibad ng malati ka, sinopan ka pa. Yan ay may panag ka sa imago, e malalaman ka rin matuwa mo. E may pamakipan ng matura ni ma, aban ni imago. Igalang mo kasi, nung buriya na ang imago, niya anak ka, inobserve na ang ilog. Baka ng tangan tilap niya ang buong ito. O nga nagyaw ang imago ito, binyaya na ka, peparangul na ka, niya ay may parang ka sa imago, utang niya kayo niya. Kita mo, humility before God, sisimba na mo. Ako ngayon, yan ang ating pangalamdaman, yan po ang gawain ni, kung yan ang gusto pa nila akong gino. Nagpulya nila akong gino, baka kanita ako pamete na kung meron na yung puso ko. Pero, lubot din akong gino, mabiyak ko pa. Yan pa, salamat ko kayo. Lubot din akong gino, mabiyak na pa. Yan, sisimba na ako sana, balang tuwing ko. Because when we pray, at po nagsisimba tayo, tatanggapan tayong Diyos kung iya tayo. And then, matataon yan, labanan tayo ting pamagpasasa ting pinaning laman. Kung po tayo, pasasa tayo ng rebisyo tayo, katakawan, pamaglasing, anak, babae, sugal, pinaning laman, masira tayo ng iyo.